Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, nitong nagdaang weekend, Friday, Saturday, Sunday, ako po ay naatasan na pumunta sa probinsya ng Aklan para po sa pagmimisa, sa pagdalaw sa unang pagkakataon ng Nazareno sa Panay Island. Kaya po napakalaking bagay po ang kanilang ipinagdiwang nitong weekend sa Aklan. Tatlong bayan po ang aking pinuntahan doon at minisahan. Unang-una sa isang malayo, maliit na baryo sa Malinaw, sa Rosario Malinaw, sa Aklan. Pangalawa, sa Banga. Pangatlo, sa New Washington, kay Cardinal Sin. At alam po ninyo, isa lang ang masasabi ko, yung init ng pagtanggap nila. Kasing init ng panahon na meron tayo. Pero nung Biyernes ng umaga, kami po ni Sir JP, ang coordinator ng Formation Ministry. Ang init-init ho, no? Pagdating namin doon, maniwala kayo sa hindi, bumuhos ang ulan. Eh yung simbahan doon sa Rosario Malinaw, pataas yung grotto sa Baguio, parang ganun, aakyat ka muna. Kaya imagine ninyo, habang umaakyat kami, bumubuhos ang ulan. Basaho kaming dalawa pagdaktok-tok namin sa simbahan. At nung nakita na ako nung pare, patapos na yung kanyang misa, sabi niya, nandito na si Father Hans. Mukhang may dalang biyaya dahil bumuhos ang ulan. Mukhang pati ako napagbintangan pa sa pagbuhos ng ulan nila. Tapos nung kinukwento, na nung gabi daw, bago ako dumating, nag-brown out,
sabi ko, wala na po akong kinalaman doon. Pero makikita ho ninyo, doon sa tatlong bayan na kami ay nag-motorcade, punong-puno ho ang kalsada. Ayon po sa mga pulisya, may 11,000, may 7,000, may 12,000 silang estimate na mga tao. At sa totoo lang ho, mula sa Malinaw papunta sa Banga, 4 hours ang aming motorcade. Dahil ang bagal ng takbo, dahil yung mga tao sa kalsada, mula sa bukid, mula sa malayo, tatakbo sa kalsada. Hihipo, magpapahimas ng kanilang panyo. At makikita po ninyo yung kanilang paglapit sa imahe ng Poong Nazareno. May mga umiiyak, may mga nakatingin at sasabihin, salamat, dinalaw mo kami dito. First time. 4 hours din. First time kong tumayo ng ganong katagal sa isang motorcade. Pero mga kapatid, kaya ko ito ikinukwento rin sa inyo dahil napakaganda ng mga pagbasa natin. Sa ating ebanghelyo pa lang, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Just imagine kung ano po ang nasa isip, nasa puso ng mga taong itong tumatakbo. May isang matandang nadapa pa para lang lumapit sa imahen. Sa ating unang pagbasa, habang si Saulo binabahay-bahay ang pagwasak sa mga naniniwala kay Kristo, ang pagpapatay sa mga naniniwala kay Kristo, nandun pa rin ang mga alagad, kagaya nila Felipe, umiikot pa rin sila, saan mang dako sila pumunta. Ihanda mo ang sarili mo, sapagkat ikaw, ipapadala ka ng Diyos sa lugar na kung saan hindi ka dapat manira. Sa lugar na kung saan wala kang ipapahamak, wala kang sasaktan, wala kang aapihin. Lagi mong tandaan at isipin, ipapadala ka ng Diyos sa isang lugar kung saan meron kang maililigtas. Meron kang dapat mahalin. Huwag mong isipin na kaya ka nandun sa lugar na yan para pahirapan ka ng Diyos, para makipagkompetensya ka, para makipaglaban ka, para maghiganti ka. Hindi. Lagi kang ilalagay ng Diyos sa angmang lugar kung saan may magagawa kang mabuti, may magagawa kang maganda. At isa sa mga isipin natin, tandaan natin, wala sa kaliitan o kalakihan ng naibibigay o nagagawa natin ang sukatan ng ating kahalagahan, kundi na sa ating pagbibigay ng sarili sa anumang kabutihan na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Sabi ni St. Therese of the Child Jesus, my vocation is to love. Pag sinabing pagmimisyon, hindi kailangan nasa malayong lugar. Hindi kailangan mayroong kalamidad. Pag sinabing pagmimisyon, kung saan ka ilagay ng Diyos, meron kang misyon. At ang tanging misyon ng bawat isa ay magmahal. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa anumang pagkakataong ipinagkakatiwala sa atin. Hindi man tayo kasing talino, kasing yaman, kasing sikat ng ibang tao, huwag nating kalilimutan, araw-araw, pinagkakatiwalaan tayo ng Poong Nazareno, na araw-araw, tinitignan niya tayo, itinuturing niya tayo, hindi lang tagatanggap ng biyaya, kundi tagapagpayag ng mabuting balita at tagapagpadaloy ng kanyang biyaya. Amen.